Mga katropa, nung minamaneho ko si Korak, naramdaman ko na palyado siya. At yung pamamalyang yon, since isang taon at kalahati na kaming magkasama, alam ko na humihingi na siya ng bagong spark plug. So bumili po ako ng spark plug, pero ang binili ko, ordinaryo lang po, ito pong Denso spark plug na ordinaryo. Ang bili ko po rito ay 120 pesos lang. Pero kung pumunta ako ng bayan, mga 100 lang po ito, 80 to 100 pesos lang siguro ang halaga nito. Anyway, okay lang dahil yung binilihan ko naman, yung kapitbahay ko po dyan sa kanto. Okay na rin yun kaysa ako namasahe pa papunta po sa bayan ng Candelaria. Ano po ba ang itsura ng ordinaryong spark plug? Ito po yung Denso spark plug na ating papalitan. Ano po? Ayan. Ito naman po yung pinagpalitan ko na rin dati, NGK spark plug na ordinary. Ano po? Kung papapansin ninyo, pareho lang naman po sila. Nakakaiba-iba lang po yan dito po sa diametro nitong bilog na ito at saka sa haba. Ano po? Pero yung function po nila, iisa lang. Ito pong part na ito, ito po ang tinatawag, yan. Yan po ang tinatawag na side electrode. Okay? Yun naman pong, pag sinilip nyo, yun, yung nandun po sa gitna, na nakakuntil na yun, yun po ang center electrode. Ito pong side electrode, negative po yan, at yun pong center electrode, yan po ang positive. Kapag ka po umaandar ang ating motor, yung kuryente po mula dito sa tip na dadaloy papunta doon sa loob ay lalabas dyan po sa center electrode. At since ito pong side electrode ay negative, magkakaroon po yan ng attraction. Pero hindi po sila mag-short circuit sapagkat magkahiwalay naman sila. Kung mapapansin ninyo, merong gap sa pagitan ng center at saka ng side electrode. Ano po? At kapag ka po nagkaroon sila ng spark, yung spark po na yun, yun po naman ang magsisindi para sumabog yung pong mixture ng gasolina at ng hangin o air na nasa loob po ng ating gas o combustion chamber. Ano po? Pag sumabog po yung gas na pinaghalong gasolina at saka hangin doon po sa loob ng combustion chamber, magkakaroon po yun ng malakas na pressure, itutulak niya ngayon ng piston. Pagkatulak po niya sa piston, itutulak naman ng piston yun pong mga gear sa loob po ng ating makina. At kapag katuloy-tuloy po yung proseso dahil sa pagpasok ng air at saka ng gasolina sa ating combustion chamber at pagsisindi ng spark plug doon po sa mixture na yon, ang mangyayari po ay tuloy-tuloy din ang proseso ng pagtulak at pag-ikot ng mga gears, aandar po yung atin pong motorsiklo. Okay? At kung mapapansin ninyo, yun pong side electrode, yung dulo niya nandun po sa ibabaw o napapayungan niya, yun pong center electrode. Ano po? Kaya kapag ka po sumindi yun, ang pagsabog po na mangyayari o ang pagsisindi doon po sa mixture, dito po manggagaling sa side. Hindi po lumalampas dito. Sabi po nung marurunong, may epekto daw po yun. Bakit sabi ko ay daw? Kasi hindi naman ako otoridad para magsabi kung totoo yun. Basta sa akin pong opinion, yun pong tsurya nila, tinitimbang ko para naman po may katwiran sila at parang tama. Ano po? Ayun. So, ang gagawin po natin para maging mas efficient ang performance ng ating ordinary spark plug, magkakaroon tayo ng tinatawag na side gapping o yung side electrode, puputuli natin yon hanggang dito. Okay, ulit ha. Kaya po tinawag na side gapping sapagkat ang tawag po rito, side electrode, at ito po ang ating puputulin. Puputulin po natin dito. Okay, yan. Puputulin natin dyan. Okay? Paano po natin puputulin? Pupwede pong sa pamamagitan ng lagaring bakal
o kaya ay kikil, ano, kung ano man po na pwedeng pangputol sa mga metal. Ako po, ang ginamit ko, lagaring bakal at since napakasimple naman po nung ating sinasabi na yun, hindi ko na po idedemo sa inyo yung paglagari nun. Lagaring bakal po ang aking ginamit at ito po yung yung finished product, kumbaga. Ano po? Ayan. Ito na po yung ating bagong biling ordinary na Denso spark plug. Okay? Kung mapapansin ninyo, putol na siya. Ayun. Hindi na po siya nakakatakip doon po sa gitna o sa center electrode. Okay? So ano po ang epekto niyan? Sabi ng mga marurunong, kapag ka po yung kuryente lumabas doon sa gitna, tatama sa kanya dito. So exposed po itong ibabaw na parte. So ang pagsisindi po ng mixture ng gasolina at saka ng air sa loob ng combustion chamber natin ay hindi lang po sa gilid manggagaling, kundi maging dito. So ang sabi po ng marurunong, balanse daw po. Pagka raw po sumabog siya, pak! Ano, since dito siya nanggaling, sa gitna, balanse. Ang epekto daw po nun ay kung malakas ang vibration ng ating makina, malilesen po yung vibration niya. Okay? Malilesen siya. At mas lalakas daw po ang hatak ng atin pong makina. Sa sinasabi po nila ay pag tinimbang-timbang ko, parang may katwiran po sila. Ano po? So, ayan po yun. Yan po yung na-side gapping na. Okay? Ngayon, since nakita ninyo na yung finished product, ang gagawin natin, samahan ninyo ako, ikakabit na natin ngayon siya kay Korak. At te-testingin na po natin si Korak kung talagang magiging maganda ang kanyang performance kaysa dati. Okay? O tara, mga katropa. Okay, mga katropa, pagkatapos po ng isinagawa nating side gapping na isang uri ng spark plug modification dito po sa spark plug na ikinabit natin dito kay Korak, tignan po natin kung one click pa rin siya. Okay, one click pa rin po. Ngayon naman, ang testingin natin ay yung kanyang performance pagdating po sa kalsada, sa highway. Tingnan natin kung may ipinagbago sa hatak niya, sa responsiveness ng kanyang selinyador, kung siya ba ay bumilis. Tara, punta tayo sa highway. O nga pala mga katropa, pagka nakasingle kayo at kayo ay magdadrive sa highway, dapat po bukas ang headlight ha, para kitang-kita po tayo ng mga kasalubong. Okay, let's go!
So all in all, maganda naman po yung performance na ipinakita ni Korak. Medyo may improvement po kaysa dun sa nakaraang ang ginagamit lang natin na yung unmodified na ordinary smart plug.